So, hello sa mga nagtatanong sa akin sa WhatsApp tsaka sa Messenger. So, ito yung mga ilan sa mga tinanong ni Madam sa akin tsaka ni Sir. Yun, kasi silang dalawa yung nag-interview sa akin. Sabi nila, are you a fast learner? Aside dun sa mga personal information ko dun sa resume ko. So, sabi ko agad guys na yes, I am. I am a fast learner talaga. Confident ang lola nyo guys. Diyos ko. Siyempre, pag sinabi ko naman na hindi, guys, siyempre, unang tanong palang, bagsak na ako. Ganun lang yun. Oy, mindset ba? Mindset. Tapos, pangalawa, tinanong nila ako kung bakit daw ako nag-a-apply pa Hong Kong? Bakit daw ako umalis sa amo ko? Ganun. Ilang taon daw akong nag-serve sa mga previous na amo ko? Ganun. Ilang years ko ba daw balak magtrabaho dito? Kaya sabi ko, as long as you need my service, ma'am and sir, yun lang. Wala nang paligoy-ligoy para wala nang maraming ano, cheche-breche. Ayaw din nila yung maraming ano, marami kang pasubali. Direct to the point yung gusto nilang sagot. O tinanong nila sa akin kung ano ba daw yung mga qualifications ko, bakit daw nila ako i-hire, ganun, ano daw yung mga katangian ko para i-hire nila ako, ganun. Tapos, nag-spelling bee kami, pinag-spelling ako mga me. Kala nyo ha, pinag-spelling ako ng mga basic na spelling, ganun. Kasi, yun nga, gusto nga nilang malaman siguro kung kahit papano, kaya ko bang magturo ng anak nila. But in fairness, ha, dahil. Yun lang. So, tinanong nila sa akin kung kaya ko ba daw magturo ng bata. As sa ginagawa ko ngayon, kailangan kong turuan yung bata. Tinanong din nila sa akin, guys, kung may kakilala ba daw ako dito sa Hong Kong. Nabi ko, guys, na wala. Kahit marami akong kakilala. Kasi alam ko na yung ibang amo, ayaw nila na meron kang kakilala dito para, ano yung basta, umiiwas yan sila na, ah, ito, marami tong kakilala, ganyan-ganyan, baka magdiwaliw lang to dito, ganun. So, iniisip ko na lang na, basic, ano ba, mindset na lang, sabi ko, wala po akong kakilala. Tapos, tinanong nila ako, guys, kung may utang ba daw ako sa bangko. Guy, grabe. Nagtanong kung may utang ba daw ako sa bangko, mga ganun. Sabi ko, wala, syempre. Sino magpapautang sa mukhang to? Daw anak ko, may asawa na ba daw ako, ganun. Daming lang tinanong, guys, sa totoo lang. Tapos, pinakanta pa nila ako. Ay, Chorbanes. Pinakanta pa nila ako, guys. Grabe. Nakailang kanta din ako. May pamprocess ba daw ako ng mga papers ko? Ano daw trabaho ko sa Pilipinas while nagstay ako? Ganun. Mga ganun klaseng tanong. Tapos, kaya ko ba daw mag-alaga ng bata or mag-tutor ng bata? Ganun. Sinabi ko din, tinanong, depende na rin kasi sa inyo yan guys kung paano kayo sumagot sa amo nyo. Nung nagtatanong kasi sila sa akin guys, ramdam ko agad na magaan yung loob ko sa kanila. Kaya yung pagsagot ko sa kanila is parang napaka ano lang, casual lang din. Tawa lang sila ng tawa, ganun. Nang ngiti lang ngiti si madam, ganun. So, nafe-feel ko na magaan yung loob nila sa pag, ano, pag-interview namin. Kaya, right after nung interview, hired agad ang lola nyo. So, swerte din, siguro meant to be. Meant to be. Ano daw? Asa sa inyo pa rin, guys, kung paano nyo sagutin yung mga employer nyo. Kasi, mag-uusap kayo through WhatsApp. Yun. Talagang binabasa nila yung facial expression mo, yung mata mo, tsaka kailangan mayroon kang eye-to-eye contact.